Naiyak si Annaline sa ginawa ng kanyang mga pamilya. Nang nasurpresa nga siya at itinuloy ang birthday na naudlot at sinira nga nitong si Moira. Nagkaroon sila ng pagkakataon ngayong itong si Moira ay kasalukuyang nakoma at walang malay. Kaya naman sa pinagdaanan nga ni Annaline, napayakap nga ang kanyang buong pamilya at sa wakas, deserve niya ang magkaroon ng same part masang maiyak ni Annaline dahil sa tuwing may ganoong pangyayari ay nakasanayan na niya na may mangyayaring hindi maganda. Ngunit sa pagkakataong to ay tela na panatag siya dahil alam niyang Sarah ay walang malay. Nasurpresa pa siya dahil dumating nga itong kanyang tatay RJ na siyang nagpakumpleto sa party na iyon. Kabilang banda, bumuti ang lagay nitong si Zoe dahil sa pag-aalaga nitong si Joanne, ang kanyang matalik na kaibigang doktor. Nagkaroon na ng malay itong si Zoe. Ngunit malungkot na ibabalita nga ni Joanne ang mga pangyayari sa isla. Bago siya maaksidente ay naalala na niya ang mga pangyayari. Ngunit isang malungkot na balita naman, sasabihin niya na sumabog nga ang isla ay ang yate na sinasakyan nila, kung kaya't itong si Zoe ay magpapanik na naisin na nga tumayo kahit hindi pa tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat. Nag-aalala siya kina Annaline at sa kanyang inang si Moira. Ngunit mas lalo pa siyang mahihirapan na tanggapin ang isang pangbalita na ibabalita nga nitong si Luke, kung saan itong si Moira nga ay na cardiac arrest at tuloy na nga ang binawian ng buhay. Hindi lubusang matanggap nitong si Zoe. Hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang ina ay mawawala. Kaya't sinabihan niya si Luke na hindi totoo ang kanyang pinagsasabi at nagsisinungaling lamang siya. Gwawala si Zoe. Isang masakit na balita na wala siyang magawa kundi tanggapin na lamang katotohanan. Sa kabilang banda, ang party ni Annaline sa kalagitnaan ay biglang mabubulabog dahil tatawagan nga itong si Lynette ng taga-hospital upang ibalita na si Moira ay inatake at nagkaroon ng cardiac arrest, kung kaya tuluyan nga itong namatay. Agad naman nilang pupuntahan sa naturang room at dito nila makumpirma na wala na talagang buhay itong si Moira. Ang hindi nila alam, nakita ni Giselle noon na tela umaalis itong si Moira. Ibang tao ang naroon. Ibang bangkay ang naroon. Kamukha lamang ni Moira. Kasama talaga sa plano nila na magpanggap. At papaniwalain ng mga tanyag na wala na siya. Naaalala niyo ba nang magtanong si Giselle dito kay Nerissa? Ipinagkaila ni Nerissa at sinabing kumalma sila sapagkat naroon lang sa ICU itong si Moira. Ngunit ang katotohanan, si Nerissa ang naging daan kung kaya't nakataka si Moira dahil nakaplano ang lahat-lahat. Wala silang kamalay-malay na habang magluluksa sila at malulungkot, mapapanatag. Ito namang si Moira ay magpre-prepare sa kanyang big comeback, kung saan babaguhin na nga niya ang kanyang mukha nang sa ganun hindi na siya makilala ng mga kapulisan. At hindi na rin siya hahabulin, malaya siyang makakagalaw sa pag-aakala ng lahat na patay na nga siya. Tagumpay si Moira sa kanyang plano, ngunit ang hindi alam ni Zoe ay isang palabas lang pala ang lahat. Malungkot si Zoe. Nasasaktan din itong si Annaline na makita ang kanyang kapatid, kahit na sa kabilang banda natuwa siya dahil wala nang manggugulo, tapos na ang nightmare niya. Ngunit ang katotohanan, hindi pa rin siya ligtas sapagkat palabas lang ang lahat. Magmukhang kaawa-awa si Zoe, ngunit kalaunan lalapit din sa kanya ang kanyang ina at magpapakilala at sasabihin huwag mag-alala sapagkat siya ay buhay. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Hahayaan na muna ni Moira na magluksa ang lahat at matahimik. Ang mahalaga ay malinis ang kanyang pangalan at hinding-hindi niya siya hahabulin kailanman ng mga pulis. Maging itong si Dax ay makakalaya na rin dahil sa palabas nila. Nga inaalala ni Moira ang itinuro ni Carlos, kung saan marunong itong
magretoke ng mukha. Dito na nga niya sinasamantala ang pagkakataon habang abala ang lahat sa pagluluksa sa kanyang bangkay, kunwari. Dito na may magpaparetoke na siya nang sa ganon hindi na siya makikilala ng lahat.